Water signs! Welcome back po ulit dito sa aking channel. So ngayon po tignan natin kung ano ba yung mensahe sa'yo ngayong January 1, 2023. Happy New Year po sa lahat. So mag candle wax reading muna po tayo. And then we'll proceed sa ating tarot cards. So this is for you, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin ano ba yung makikita natin pagdating sa life mo ngayon. Tignan po natin. Okay, yung iba sa inyo, sumasakit yung ulo ninyo. Nahihilig yung iba sa inyo sa ribbons. Or pwedeng, kung meron kayong anak na babae, pwede po na binibilhan ninyo ng mga ribbons, mga ponies. Ayan po. Siguro sa school. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe. Okay. So, yung iba po sa inyo dito, may nakabantay sa social media accounts ninyo. Hindi lang po yan limited sa Facebook. Pwedeng Instagram, ano pa, Snapchat. Okay. So, iba po sa inyo, pwedeng meron kayo makakasagutan na anak ngayong araw na to. Oh, okay, ah. Hindi siya makakasagutan kung hindi magkakaayos po yung iba sa inyo. Okay. Tulungan yung iba sa inyo dito eh, pagdating sa family ninyo. Nagtutulungan kayo. So, kung meron nga kayong handaan ngayon, kasi January 1 ngayon. So, ayan po, parang nagtutulungan talaga kayo dito. Tapos, meron ako nakikitang baby dito. So, ayan po, parang tuwang-tuwa kayo. Pwedeng apo nyo to, pwede rin naman na anak ninyo. Yung nakikita ko. Basta tuwang-tuwa yung family ninyo sa blessings na ito, okay? Sa baby. Tignan pa po natin. Ano pa yung mensahe? At pasensya na po kayo kung may naghihilik. Ayan, alaga ko po yan na. Aso. Tignan natin. So, may family na mabubuo dito. Pwede po na ngayon, meron dito pa uwi. Ayan, pwede yung asawa ninyo. Basta tuwang-tuwa siya. Napakasaya. Yung iba po sa inyo, pwedeng ilang years kayong hindi nagkita. Okay. Tignan pa po natin. Family yung nakikita ko dito na image. Pwede po yung iba sa inyo, 3 hanggang 4 yung anak. Okay, ang daming tao na lumalabas dito sa readings mo, dito sa candle wax natin. So, family reunion for some of you. Ayan, pwedeng hindi kayo nung Christmas nagkita ng mga families mo, family relatives mo, kung hindi ngayong New Year yung iba po sa inyo. Pwede din na kasi meron dito Cancer, Pisces, Scorpio na mas sineselebrate ninyo yung New Year or mas excited kayo sa New Year kaysa sa Christmas. Ayan, ang daming family. So, pwede po na sa bahay ninyo yung gatherings ngayon. Ayan. So, ingat kayo dun sa nag-stalk sa inyo sa social media. Ha, binabantayan yung kilos ninyo eh. Ayan. Sa iba po sa inyo dito, pwedeng namatayan naman kayo ng anak. Or sabi natin, baka may nakunan po dito kasi may nakita kong angel. Okay, maliit lang siya, baby, sa part na to kanina. Okay, so yan lang po yung reading natin for candle wax. Proceed na po tayo sa ating tarot readings. Okay, so yan ang dami-daming tao. Okay, pwede rin na baka nasa mataong lugar kayo. O nagpunta kayo sa mataong lugar ngayong araw na ito. Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan po natin ano pa ba yung mensahe for you. Spirit guide, ano pa po ba yung mensahe natin kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayong araw na ito? Spirit guide, mensahe pa po natin kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayong araw. Cancer, Pisces, Scorpio. Spirit guide, mensahe pa po natin. Tignan po natin ano yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe po natin. Cancer, Pisces, Scorpio ngayong araw. Meron tayo ditong The Hermit. Okay. Tignan pa po natin ano pa. Spirit guide ang mensahe. Meron tayo ditong King of Pentacles. So, yung iba sa inyo talaga nag... may worries kayo pagdating sa inyong finances. Pero nakikita ko kasi dito, kayang-kaya nyo namang solusyonan water signs. Tignan po natin ano pa yung mensahe for you. Okay, the Star. So, yung iba sa inyo, unti-unti na talaga or ito na yung simula ng pag-iipon ninyo. So, parang tototohanin nyo na talaga. Yung iba kasi sa inyo, nag-ipon naman kayo last time. Pero,
water signs, parang hindi nyo siya napagpatuloy. Hindi ko alam kung tinamad ba kayo or napakadami ninyong gastos kaya ito. Parang yung ipon ninyo, ayun, sa unti-unti na siyang naubos. Okay, so meron po ditong big amount of money na marireceive yung iba sa inyo. So galing naman to sa pinagtrabahuhan ninyo. And ayan, oo, mas gagamitin nyo yung pera nyo ngayon sa mas makabuluhang bagay or could be sa investments po. So yung iba sa inyo, ayan, matututo na talaga kayong mag-invest, matututo na kayo na hawakan yung money ninyo. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So mas magiging wise talaga kayo. Water signs. Tignan natin. Pwede rin po na, ewan ko kung may bibilhin ka para sa sarili mo. Nandun din yung hindi ka na masyadong magtitipid pagdating sa sarili mo. I mean, budgeted pa rin naman siya. Okay, may ilalaan ka pa rin na budget para dun. Pero hindi na katulad dati na talagang, kunwari, nagbibigay ka sa iba, sa mga family members mo, pero yung sarili mo, tinitipid mo. Ngayong year na to, hindi na yun yung mangyayari. Mas focus ka sa sarili mo, mas focus ka sa finances mo. Mas papahalagahan mo na din yung sarili mo. Okay, tignan natin. Pagdating po sa trabaho, meron tayo ditong Queen of Swords. So, ayan, pwedeng may hinihintay kayo dito. Medyo iinit yung ulo ninyo. Water signs, kasi parang yung, pwedeng may inutos kayo dito, o kaya naman, pwedeng may inutos sa inyo, tapos hindi naman sinabi kung ano yung exact na gagawin ninyo. Ano yun, parang manghuhula kayo dito kung ano ba yung gagawin ninyo. So, medyo naiinis kayo kasi inuutusan kayo, may pinapagawa sa inyo, pero hindi pinapaliwanag ng maayos kung ano yung gagawin nyo. Ayan, so medyo, ngayong araw na to iba sa inyo, pagdating sa trabaho, medyo mainit yung ulo ninyo. Okay, tignan naman natin, pagdating sa money mo, meron tayong Ace of Pentacles. Diba, ang ganda, Ace of Pentacles, King of Pentacles, and Nine of Pentacles. So, ayan po, pwedeng may ma-receive kayo na malaking amount ng pera ngayon. Pwede rin na may mako-close deal kayo ngayong January 1. Ayan po. So, ingatan nyo lang talaga yung pera ninyo. Some of you, sobrang tuwang-tuwa kayo ngayon pagdating sa pera ninyo. Parang, ito na yung hinihintay mo. Cancer, Pisces, Scorpio. Pwede rin about to sa trabaho ninyo. Or baka ito, ma-receive nyo na yung pinangako po sa inyo. Pwedeng bonus, tips. Pwede rin na yung iba sa inyo is, pwedeng ano to eh, ewan ko, plane ticket yung naano ko. Okay, baka yung iba sa inyo, bibili kayo ng plane ticket, baka may pag-travel kayo na gagawin. Meron tayo ditong judgment pagdating naman po sa inyong negosyo. So, ayan po, pwedeng naayos nyo na talaga lahat. Some of you, online nyo lang to ginawa. Yung mga, parang mga kailangan, mga papers needed pagdating dito sa inyong negosyo. Baka meron din po kasi dito na magbubukas ng negosyo. So, pwedeng yun yung gagawin ninyo or yan yung inaayos po ninyo. Kaya parang, ayan, so sobrang happy din po ninyo dito, very proud kayo sa sarili ninyo. Sabi ko nga sa inyo, diba, Cancer, Pisces, Scorpio, yung iba sa inyo, natututo na talaga kayo kung saan nyo ba i-invest yung pera ninyo. And some of you, invest nyo yan sa negosyo, i-invest ninyo sa negosyo. Check natin, pagdating sa love life, Eight of Swords pa rin, katulad kayo ni Fire Signs ng Energy. Ayan, so yung iba po sa inyo, Eight of Swords, Five of Pentacles, and meron tayo ditong justice. So, may pinag-aawayan kayo dito. So, madaming ang tao, yung iba po sa inyo. Kasi pwedeng, ngayong araw na to, pwedeng pinagsusundo yung iba sa inyo. Pinagkakasundo kayo. Kung meron po kayong away ng person mo, ng asawa mo, or away sa family ninyo. Pero kasi may panlalamig na dito. And yung iba sa inyo, parang natatakot na lang kasi kayo na umalis dito sa relationship ninyo. So, pwede ngayong araw po, mailabas mo yung mga saloobin mo. Okay? Tignan natin kung maayos pa ba to. Maayos pa ba to? Okay, Knight of Pentacles, pwede pa po siyang maayos. Pero kasi yung iba sa inyo, parang kailangan nyo muna ng rest pagdating dito sa relationship ninyo. Okay? Oo, yung iba naman kasi sa inyo, pwedeng meron kayong anak, inabandona na siya ng kanyang magulang. Okay, ng isang parent niya. Mapababae po yan or lalaki. Okay, so ayan, Knight of Pentacles. So yung iba sa inyo, need nyong mag-sacrifice. Oh, okay, yung nakita ko dito kanina madaming tao, pwede po na hindi yun pag-uwi kung hindi yun ay pag-alis. Pwede yung iba sa inyo magsa-sacrifice kayo kaya madaming tao dito. So parang ihahatid kayo ngayon sa airport. Kasi ito, Knight of Pentacles. Kasi parang wala na kayong aasahan dito sa relationship ninyo. Kunwari sa nanay or tatay ng anak ninyo. Parang wala na talaga. So kailangan ninyong magtrabaho. Kailangan ninyong lumayo. Kailangan ninyong mag-sacrifice. Okay, what?
But do not worry kasi ito, maganda naman yung pinapakita sa inyo dito. Basta mag-focus lang din talaga kayo. Sabi natin, di ba, kung may mag-a-abroad nga dito, huwag kayo ano, buhos-buhos ng biyaya sa family ninyo. Kailangan may tinatabi pa rin kayo sa sarili ninyo, nag-iipon pa rin kayo. Yes, para sa kanila, kaya ka nagpunta ng ibang bansa. Pero, huwag mo kakalimutan na magtabi rin para sa sarili mo. Okay? So, huwag nyo kalimutang mag-ipon as much as possible. Kahit magkano man yan, kahit pa 20-20 man yan, kahit ano ba, magkano ba yung kaya nyong itabi for every sweldo. So, tabi ninyo. Tapos kalimutan nyo na may ipon kayo. Okay, so yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always. More blessings to come. And Happy New Year po ulit sa lahat. Pasensya na po ulit sa yung aso namin. Okay na, ayun, naghihilik. Bye-bye po!